Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above is only sky. Imagine all the living for today. You imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion to. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday and the world will live as one. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us. And the world will live as one. Happy New Year. This year will be a very difficult year for the Filipinos. That is what our critics are saying. I don't know if you believe in that, but here the program Power to Unite, we believe we can weather all the crisis because alam niyo kung bakit? Dahil po ang mga Pilipino ay mayroong pagmamahal sa Diyos at may takot sa Diyos. At dito pinakita nila gagawin nilang lahat para lang sa kanilang pamilya. At isa na po dito makakatulong sa kanila ang paniniwala nila sa salita ng Diyos. So being a Bible month, the Power to Unite will discuss what happened the Synod of Bishops with the theme which was held last year on the Word of God in the life and mission of the Church. Dito po, makasama po natin ulit ang dalawang magiting na obispo kung saan po isi-share nila ang kanilang ma-experience sa Synod of Bishops. Please watch and stay tuned with us here at Power to Unite. Dito na naman po ang Power to Unite. Kung napanood po ninyo ang nakaraan, napakaganda po na mensahe ng dalawang obispo tungkol po sa Christmas at sa relasyon niya sa salita ng Diyos. Ngayon naman po, nagbabalik po silang dalawa dahil very in demand po kayo. And we are really enjoying ourselves when I was listening to how you share your Christmas spirit in your diocese, no, sa Cavite, tapos sa enjoy makinig. Oo nga, yun ang maganda talaga. Ang CBCP talaga kato na may power to unite, especially with the young bishops, di ba? Yan ang mukha ng CBCP, na hindi tayo nagkakaaway, kundi nagkaka-unite, di ba? Kasi may common goal, no? Ngayon naman, since both of you are, we call them synodal fathers, di ba? So ang topic po natin ngayon, since New Year, is to give hope
to the Filipino people, may pag-asa. Yan ay sigaw natin. Hindi lang ako obispo. I'm just a lay person, no? So, kasi napakaganda ng experience yung na-encounter ko, no? So, from my point of view as an auditor, noong una, sabi ko, auditor, ano ba gagawin ko? Makinig lang, di ba? So, I didn't expect that I have to report, I have to intervene, ganon. Pero, you know, how the Holy Spirit works. Sa unang araw pa lang, nakikita ko na the power of the Holy Spirit is very strong among us, no? Dun sa synodal ano natin. Tapos nakikita ko, you know, it's very enriching na, pero napansin ko, ang mga Pilipino, they are not aware what is this synod all about. Especially ang team natin is the Word of God in the life and mission of the church. Yes. Tugmang-tugma sa inyo yan. Oh, ako lang, nakikisususyo lang sa inyo doon, no? But it's a very great learning experience for me. Sana ang usapan natin since bagong taon and we are celebrating the Word of God, you know, the Bible month. So parang nakita ko, you know, the two of you, kahit ano pong busy ninyo, you oblige because to share with the, you know, Filipino viewers, what is this synod all about, no? So maybe Bishop Tagle, can you explain bakit kailangan magkaroon ng synod? Ano ba itong synod? Paano ba kinukuha yung mga participant dito? Siguro konting yung background or history ng Synod of Bishops. Nung Vatican II, so 1962 to 65, tinawag ni Pope John the 23rd, tapos namatay siya, so itinuloy naman ni Paul the 6th, yung tinatawag na Second Vatican Council. So lahat ng ubispo ng mundo ay nagtipon-tipon sa loob ng 4 na taon, ano, ilang buwan every year, para pagnilayan ano ang mga tawag ng Espiritu Santo sa simbahan sa nagbabagong panahon. At ang isang malinaw ay, sa panahon na ngayon, kailangan ng malalim na collaboration ng lahat ng mga bishops, ng mga churches, local churches, hindi na pwede magkanya-kanya. At ginawa ni Pope Paul VI, 1965, tinayo niya itong tinatawag na Synod of Bishops, na periodically tatawag siya ng mga representatives mula sa iba't ibang bansa, ng mga obispo sa iba't ibang bansa, para makinig sa bawat isa, at pati siya bilang Papa, makinig sa nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. No? So every 3 years, no, kung kaya, tatawag ng ganun. At pumipili ng tema na importante para sa buhay pananampalataya at sa misyon ng simbahan. No. So ito ang 12th, itong katatapos pa lang, ang ikalabindalawa. At ang pinili, nanggaling din sa suggestions ng iba't ibang mga bishops, pero ang pinili ni Pope Benedict the 16th na tema ay yung Word of God, ang salita ng Diyos sa buhay at sa misyon ng simbahan. Ngayon, ang mga tinatawag nating Episcopal Conferences, ang mga ubispo sa iba't ibang bahagi ng mundo, depende sa numero nila, may corresponding number of delegates. Yan. So ang Pilipinas, dahil mahigit na tayo sa 100, entitled na tayo sa 4 delegates. So for every 25, one delegate. Kaya ang ano, ang nag-elect ang mga bishops ng magiging delegates sa ano, no, sa synod. Yon at sa ewan ko kung kabutihang palad o kasawi ang palad. Kaya kami dalawa ni Bishop Abu ay napasama doon sa 4. At dalawa pa. Si Bishop Bastes of Sorsogon at Bishop si Bishop Pabilio, Auxiliary Bishop of Manila. Alam mo, Bishop. At kasama ka rin, no? Sa aksidente mga, lang yun. Sa mga auditors. Palagi ko po kaya naman napili si LV dito eh, dahil nga sa involvement niya sa Biblical Apostle. Right. Eh. Lalo na naman, sa Bible. Mayroon din silang criteria. Pero ewan ko, kahit ako din namang ha, kasi sa unang araw, when I saw all the bishop, 253 with the cardinal, sabi ko, ano bang ginagawa ko dito? Ilan lang kami lay people dito? There are 35 auditors. Tapos sabi ko, ang lay lang dito, around 6 or 8 lang, karamihan mas superiora. Tinanong pa ako, are you consecrated? Sabi ko, ano ba ibig sabihin? Sabi ko, hindi. I was just here because of the Bible quiz. Yes. So maganda experience. It was really very, very rich for me. No? Because